na merong ibang ordinansya. Ba hindi ko siya yung mapay. Alam mo, pakialam namin doon ni Joey Ocampo. Basta ang importante, kung kayo merong ordinansya, i-implement mo ito. Ang dapat i-implement doon sa decision ng Korte. Tapos ang usapan. Hindi ko naman kano question. O, gumawa sila ng waiting area sa Kasata. Kung napayag yung ibang sanggol yung pambayan, eh, nasa sa kanila yun. But you must follow this ordinance na yung nanood and void na kaya kailangan yung terminal at sinasabi natin doon sa ano, ay tanggalin ninyo, tapos ang usapan. Pero yan may pwedeng nariya, basta kusapin lang si Joey, ano ba yung depression? Joey, ayaw ko, tama ba yun? Tama yun. Hindi, kasi ayaw ko lang nung sabihin mong nanalo kami, eh, hindi mo i-implement. Eh, parang mukhang tanga ka naman kami, Richard Dang. Ay tayo naman, at kita mo naman lahat sila eh. Medyo, kung ano man, sila namin ang pagsasalitan ko lahat. Kung ano man ang kailangan na gawin. Natanggal ho ba? Hindi pa. Ano bang ginawa? Hindi, ang dapat ang mag-implement ni Mayor, dapat kapulis. Pag hindi tinanggal, tuunan natin ang litrato. Parang in-advisean lang sila. Parang ang directive ng korte, yung implement ng mayor at saka nasangguni pambayan, i-assist ng sheriff, yun ang order, yun ang maliwanag eh. Kung ano ang kwan. Ngayon, within 30 days, kailangan gumawa siya ng report. Ano ang i-report mo? Is that kwan? Yan ang ano, yan ba yung nag-implement na o yan ba hindi nag-implement? Yan ang ano yun eh. Kailangan yan on that moment, pagtanggap nila na, on that moment, i-implement nila. O nakita mo naman yung Brad, yung terminal lang kwan, hindi nila tinatanggal doon. Yung mismo yun na dito, yun naman dito eh. Hindi naman kasama sa, ano eh, yung nasa tabi ng kasada eh. Yun lang ang laro rin yung paila, tinuro ko sa iyo. Tsaka yung terminal na nasa tapat ng bahay nila. Yun ang... Umikot nga ulit tayo. Ay sige, ikot natin. Para maliwanag na yung sinasabi ng terminal. Kasi kanina umaga, Miyerkules, maraming walang jeep nga sa palengke lahat. Hindi, pero ngayon, ipag-ikot tayo. Yung pagkakain natin eh. Ituturo mo lang. Oo, ituturo ko sa inyo. Talagang ko. Pero may gay maliwanag tama ko. Tapos sabihin mo sa sari po, after ilang the terminal, a scene. That the municipal mayor did not implement. In the Mabiling Road, yes. In the Moica Street, the Pampo Street. Art is still existing. It's still existing. That they did not remove that terminal. Hindi mo lang yung they did not remove. It is still existing as of yes. Doon hindi tayo mag-report. Kung gusto niyo, padadala namin sa inyo litrato. Tapos na! Talagang kailangan na, ano. Lagay mo ng petsa. Kaya ang implement. Dapat i-implement nila. Kung ayaw naman nila implement, kami naman kung pwede naman kami makapag-dialog na dalawa eh. Nang matapos ng paraan eh. Kaya, di ba tama yon? Ewan ko kung tama yun sa akin, hindi ko alam. Dapat, iyang rate of must implement. I-agenda nila yan. Yes. I-agenda. Yes. Sa sesyon. Sa sesyon, o. Oh, mga kasama. Ito, ngayon. Meron tayo rito. As a matter of fact, the chairman of the president, I have invited here a lawyer for to enlighten us what the rate of execution. Yes. Naka-agenda ito at ang sabi raw dito ay implement ang utos. Utos, tama. Yung si Raquel, kasama mga demanda sa ombudsman yun. Ito ngayon ay pinakukuha sa akin ni Atty. Castillon kung anong agenda na ginawa nila. Sapagat gagamitin namin ebidensya sa against Raquel. Against Mayor Di Mero and other Ilibis member. Isa pa yung nagdalwa sila, Raquel and Arcadio Ramos, involved doon sa kamag-anak. Ay, hindi siya, wala doon sa kamag-anak. Ay, magbuhin na nakit siya kung gusto niyo. Sige, kausin ko lang. Tinulungan ko nung kumandat yung asawa nun. Ay, ang ibig ko sabihin. Itama. Hindi, ang... Iayos. Iayos.